ito yung magbubunot ng mga pinagputulan ng puno. Kasi pag tao-tao, mga kabayan, matagal. Kaya nag-arkila kami nitong PC-40 na maliit na bako. Nauubos niya agad yung isang puno ng kawayan. Ito pa, dami ng puno ng kawayan. Kasi kung mga tao-tao lang, matatagalan mga kawayan bago maubos to. Kaya nag-rent na lang kami. Ang isang oras niyan mga kawayan, 1.5 yung rent namin dyan sa PC-40 na bako. Tatanggalin yan, mga pinagputulan ng maliliit na puno. Ayan, 15 minutes pa lang yung 15 minutes pa lang nag-umpisa yung bako. Ayan ang mga kabayan ang natatapos niya. Halos bubunot niya na lahat yung mga pinautol naming mga maliliit na puno. Kaya sulit naman yung 1.5 isang oras ng PC-40. Yan, ito yung mga binunot niya, mga puno ng kawayan. Kasi kung tao-tao lang ito mga kabayan, matagal talaga. Yan, ito yung susunod ng mga puno ng kawayan.
Hindi kasi pwedeng hindi tanggalin yung mga ugat ng mga puno na pinutol namin. Kasi pag nabulok siya mga kabayan, pwede siyang bumaba. Kaya kailangan talagang tanggalin yun. Makikita nyo malalaking ugat. Halos 30 minutes pa lang yung bako. Tingin mga kabayan, ang lawak na agad ng nalinis niya. Natanggal lahat yung mga puno, yung pinagputulan ng puno. Dito nag-aasintado na rin kami sa bakod. Dising kong hollow blocks yung gamit namin dito sa bakod. Tapos yung vertical bar namin sa bakod, 10mm to. Ito. Tapos ito namang apat na bakal dito sa poste, 12mm to mga kabayan. Ito. Tapos itong anilyo, 10mm. 20 by 40 yung poste namin mga kabayan. Tapos yung horizontal namin, 10mm din yun mga kabayan. Pang tatlong hollow blocks. Bawat tatlong hollow blocks, lalagyan namin ng horizontal bar, 10mm. Yung nakikita nyo yung binubuhat na yan, mga, yung puno ng akasya yan. Ayun mga kapay sa dulo. Pero yung malalaking ugat na to, hindi daw kaya mga kabayan ng bako. Kailangan daw putulin. Kaya mag-rent ulit kami ng power saw. Kailangan ma-chainsaw ito mga kabayan. Kasi yung lalaki oh. At iniwanan muna yung malaking puno ng akasya doon. Hinihintay namin yung magpuputol ng mga ugat.
tumawag kami ng mag-chainsaw. Yan, kaya inuna muna nila tong puno ng kawayan. Halos mag-iisang oras na sila. Naka-apat na patong na kami. Yan, ito yung horizontal. Pang tatlong hollow block siya. 10mm din. Yan, ito sasandalan na lang namin dito ng porma, buhos. Yan, magdadalawang oras na sila mga kabayan ang bakho. Ito na yung mga nabunot nila, mga ugat ng puno. Yan, malalaki yan mga kabayan. Ang naiwan na lang yung malaking puno ng akasya doon, hindi kaya. Hinihintay pa namin yung mag-chainsaw. Thank you.
Siyempre ba katamaan yung battery board? Lang yung matitira sa kawayan namin saka yung isa doon sa dulo halos tatapasin din namin yung kalahati kasi tatamaan din ang bahay. Yan, napaiwasan ko yung battery board namin baka tamaan. Bilip lang mga kabayan. Yan, malinis na agad. Dadalhin niyan dun sa susunogin niyan dun mga kabayan tapoy para hindi na namin itapon. Ang isang full tank pala dyan Manong, 400. Ooh. Pag naubos siya. Pag naubos ito, 400 na. Sige, karawang kapit tayo. Oh,
puno mga kabayan, nahihirapan yung backhoe, yung PC40. Kaya kailangan ng chainsaw talaga. Nagsisibaki namin sa gitna para madala na ng backhoe. Itlog mga kabayan, oh, hindi nabasag. Itlog ng manok. Nasa ilalim ng puno ng akasya. Ano manok, pwede pa? Ayaw ko lang, tingnan mo. Ibang klase ito, oh. Yan, nakakita pa kami mga kabayan ng itlog ng manok. May kalanda tatay niyo? Naluneng! Naluneng? Dala na mga kabayan. Ang laki. Kami na sa gold na. Isa pa siguro manong pa ganun, ano? Pahukay natin. Oo, pahukay natin yung kabila. Kasi ang laki pa, hindi pa madadala yan. Ayos na, no? Pwede pang upuan yan, manong, ano? Ah, kinating din nila dito sa kabila.
ano nga na. May kumukontra. Ang laki ng puno, mga kabayan, ay hirapan yung PC Forte na bunutin yung malaking puno. Hirap-hirap siyang tanggalin yung ugat. Talagang hindi kaya, mga kabayan. Ay, hirapan talagang putulin, mga kabayan. Kailangan pang i-chinso yung ugat. Chinso ulit namin. Naubusan yata ng gasolina si Manong. Pasien. Mauubos na, mga kabayan, ni Manong yung puno ng akasya, inuunti-unti niya. Hindi naman Manong logi sa 400, isang puno dyan. Iba na sa akin kasi nag-uukay na ako eh. Iba yan, iba sa na sa akin. Ah, iba na lang. Kasi nag-uukay na ako. Pero pag puto lang, ito lang. 400 yung bawat puno. Oo, punong puno. Pag naubos po yun, 400. Kung makadalawa, 800. Ito, additional na po yan, okay. Nag-u-okay ako eh. Ganun, mga kabayan, yung singilan ng pag chainsaw ng kahoy, mga kabayan. Sa yan. Kung sakaling magpaputol kayo, mga kabayan, ng kahoy, may idea na kayo kung magkano yung presyo ng pagpuputol ng kahoy, mga kabayan. Yung pagputol lang yung 400 per full tank nung chainsaw niya. Pero additional na daw, mga kabayan, yung paghuhukay niya.
na lang yung natira sa puno ng akasya, mga kabayan. Bukas i-chop na lang ito ng paunti-unti ng chainsaw kasi hindi na siya kayang tanggalin ng backhoe. Halos tanggal na lahat yung mga ugat ng puno na maliliit dito na pinutol namin. Yan, halos nataubos na, mga kabayan, yung mga pinagputulan namin ang maliliit na puno. Halos nabunot na yung mga ugat. Bukas, mga kabayan, tatambakan na namin dito. Yan, tatambakan na namin ito lahat. Yan, nakatapos na rin yung asintada namin dito sa likod. Yung panambak namin dyan hanggang dito sa ibabaw nito ng hollow block. Yan, ito yung mga ugat ng mga puno na tinanggal ng bako. Ang sinusunog na lang namin kasi walang mapagtapunan. Bukas, tatambakan na namin ito lahat. Halos yung pag-clearing, mga kabayan, ng PC40, yung pagbunot ng mga ugat ng kahoy sa pag-clearing ng mga kalat, halos inabot siya ng 6 na oras kalahati. Kaya yung binayaran namin, mga kabayan, yung mabayaran namin dito, halos 9,750. Yan po yung babayaran namin sa araw nung nag-clearing, mga kabayan. Hanggang dito na lang muli, mga kabayan. Maraming salamat sa panonood, mga kabayan.